Karamihan sa atin ay nasanay sa malayang paglalakbay. Paglalakbay nakikita ang ngiti ng bawat isa. Nakakapagtanong ng agaran kapag naliligaw. Agaran ding nakakainom kapag nauuhaw. Agaran ding nakakapagdesisyon kung kailan gagalan ng walang restriksyon. Nagkaroon tayo ng kalaban na hanggang ngayon ay hindi natin nakikita. 2 taon na pero hindi ko alam kung natatalo na natin siya. Sa unti-unting pagluwag at paglaya, ako ay nayaya ng aking mga kababata. Okay? Tama na ang pagiging makata, tara na sa Nueva Ecija. So ito na nga, simula na ngayon, ride tapos si Ryan yung aming guide. Medyo kabado nga ako kasi nadadama kong hindi magiging 100% na swabe ang biyahe nito. Nag-minor na ako eh, kasi paano na tayo eh. Oops, mukhang tama nga ako. No? Nasira ang gulong ni Ryan sa bandang Road 10 Manila. Not sure kung may nag-setup ito o na-chambahan lang talaga kami. Biyernes Santo pa naman ang madaling araw, so sure walang bukas na auto supply, maski dito sa auto supply capital ng Pilipinas, aka 10th Avenue sa Caloocan. So minarapat namin na magdahan-dahan na lang at enjoyin ang ride. Food trip muna dito, tapos selfie-selfie sa kada arco. Bin, hoo-hoo bells, huwag ka na sad, konti na lang malapit na tayo, pre. So ayun na nga, oh, kita na nga yung Mount Araya, to, konting push na lang, Cabiao na. O diba, nakarating na tayo sa destination natin. Isan ba tong Cabiao? Ano meron dito? Sa Cabiao, Nueva Ecija, boundary lang siya ng Nueva Ecija at Pampanga. Eh bakit dito? Eh bakit hindi? Eh gusto lang naman namin na medyo lumayo sa NCR Plus at maranasan lang yung provincial life na mabilisan. Malaking bagay na may kakilala kami dito, mas magagawa namin yung mga bagay-bagay na simple kagaya ng kumain, uminom, tignan ang Mount Arayat, basketball sa lupa, tapos matulog sa duyan. Tapos kumain uli, uminom, tignan uli ang Mount Arayat, tapos mag-basketball uli sa lupa, tapos matulog uli sa duyan. Wala nang sasarap na gawin ang paulit-ulit ng mga simpleng bagay. Tapos magmotor, mag-swimming, tapos gumala sa kalapit na bayan. Oh, what a damn! Pwede na rin alamin ang kanilang mga pinagmulan. So ano bang pinagmulan ng Cabiao? Ang Cabiao ay tawag sa proseso at kasangkapang ginagamit sa paggiling ng tubo para gawing asukal. Okay, tama na Kuya Kim, back to you, bo. Ika nga ni Chito, hindi ko alam paano tapusin ang kanta, pero masasabi ko lang na hindi kadalaan ang lugar ng turismo ang bahay nito. Pero sa paglalakbay nito, ay natutunan ko isang simpleng bagay. Sa pag-selfie-selfie natin sa mga arkong nakalagay sa mga probinsya at bayan-bayan, ay may simpleng mensahe. Ito'y mensahe ng pag-welcome nila sa atin. Ganun pa man, ito'y mensahe na gusto din nilang magpakilala sa atin at tangkilikin kung anong meron sila. Alright, bye-bye muna. Work uli. Kung sakaling natripan yung video ito, subscribe po kayo. Promise, maraming ina-upload na inspiring story ang channel na ito. Tapos share nyo na rin. Tapos don't skip the ads para may pang-tell-tell sa'yo ng editor mamayang gabi. Charot! Maraming salamat po. Bye-bye!